Okay guys, so magandang araw ulit sa inyong lahat. So ang video ko po na gagawin ngayon ay tungkol po ito dun sa media player na nagpi-play during lock screen or nasa background ng lock screen ng desktop or laptop natin. So paano po natin ito i-disable o paano po natin ito i-hide na hindi nakikita habang nakalock ang ating screen. So samahan niyo ako. Tara, tuturo ko sa inyo. Let's go! Okay guys, yung isi-share ko po sa inyo ay kung paano tanggalin ang media player from playing on the lock screen. So, mag-open po tayo ng Microsoft kahit anong browser. So, gagamitin ko po ngayon ang Microsoft Edge. So, mag-open po ako ng YouTube sa Microsoft Edge. And then ilalock po natin yung computer. At ito po YouTube. Okay. So, select tayo ng song. Okay, play natin to. Okay, tapusin muna natin yung ads. Skip muna. Okay. So, subukan natin i-lock at para makita ninyo kung ano yung sinasabi ko na media player on the lock screen. So, i-lock po natin siya. Okay. So, ito po yung sa bandang lower right, ito po yung media player na sinasabi ko na from YouTube, kapag ka nakalock ang screen mo na lumalabas to. So i-hide po natin to. So paano po? Ito po yung ituturo sa inyo. Share ko po sa inyo kung paano. Ito po. Okay. So para alasin po natin ang media player na nag-play po sa lock screen po ng computer. So, ang gagawin po natin, so Edge, since na ang gamit natin na browser ay Microsoft Edge, so type natin sa address bar ang Edge, then colon, backslash, plugs. And then, search natin ng ang media. Okay, hanapin natin yung hardware media key handling. So ito po ang hardware media key handling. So ito po yung setting niya na para i-hide natin yung yung media player from playing na lock screen. So ang default setting niya ay nakalagay dito ay default. So i-disable natin siya. Yan po. So ito po yan. Ito po. Yan. So, i-disable natin siya. Okay. Para mag-take effect po yung setting na binago natin, so need po natin i-restart yung browser. Okay, restart po natin browser. And then, let's try again to play video from YouTube and then lock natin ang screen. Makikita natin ba kung na nawala na yung yung media player on the lock screen. So try po natin. So YouTube. And then mag-play ulit tayo ng video. Same video ang inlay natin kanina. Okay. So try natin i-play. Okay. Now, i-lock ulit yung screen. Okay, so wala na po kayo nakita dito sa screen na nagpi-play na media player. So, na-hide ko na po yung yung media player sa lock screen. So, yun lang po. So sa Google Chrome naman po, kanina po, sa Microsoft Edge naman tayo nag-open ng YouTube. So,
sa Google Chrome po, ganun din po ang problema natin. Pag nag-play po tayo ng video sa YouTube, pag nag-lock ka po ng desktop or computer or laptop, so nag-play din po yung media player sa lock screen. So, ang gagawin na setting natin ay almost same din po sa Edge. Ang may pagkakaiba lang po sa address. So, kung sa Chrome tayo nag-open, so sa address, itatype natin ay Chrome. Chrome, and then colon, backslash, plugs. Ayan po. So, kung makikita po nyo kanina, yung Chrome na yan ay, ano po yung kanina, Edge. So, ngayon ay Chrome tayo kasi ang browser natin ay Chrome. So, enter natin. Ayan. So, search po natin yung hardware media key handling. So, type po natin sa search yung media. And then, hanapin po natin yung media o hardware media key handling. So, ito po siya. Po, makikita po ninyo. Hardware media key handling. So, ang default, ang setting po niyan dito ay default. So, gagawin po natin, drop down ang list. Drop down list, mamimili po tayo ng disable. I-click po natin disable. So, once na-click natin disable to take effect the setting, the new setting, so, i-relaunch po natin o restart po natin yung browser. So, click po natin itong restart. Ito, relaunch. Okay? Yan. So, same thing din po. Pag mag-search tayo ng YouTube sa YouTube and then play tayo ng video sa YouTube. Okay, song, any song. Okay, non-stop. Play natin. Okay, try natin ngayon i-lock ang screen. So, wala po siyang lumabas dito. Kasi binago po natin yung setting niya sa hardware media key handling. So, yun lang po. Pagdating sa Internet Explorer o kahit na anong browser, yun din po ang gagawin natin na setting. So, huwag nyo pong kalimutan i-click ang like, subscribe, at saka yung all bell or bell icon para po sa mga susunod ko na video. Okay po, maraming salamat po. God bless.